sabay-sabay nating tuklasin ang mga kwentong nagniningning. Kwentong maghahatid sa inyo ng makabugsong damdamin. Istorya ng sakit, pananabik at pag-ibig na tiyak na kapupulutan ng aral ng bawat isa. Ang kwento ni Young TV. Pero kung bago ka pa lang sa aking channel, palike po ng aking video, pakiclick na din po ng subscribe button, gayon din ang bell icon para updated kayo sa paparating ko pang uploads. Forcedly Marriage with My Enemy, Part 6. Habang naliligo, ay walang katigil-tigil sa pag-iisip ang mga negatibong isipin sa kanyang isipan. Paano naking puwersahin siya ng lalaking ito? Ano ang gagawin niya? Hindi si Christine makaisip ng mabisang paraan para mapigilan ito kung sakaling pagnasaan siya ni Darwin. Noon niya napansin na wala ni isang gamit si Darwin sa kwartong iyon. Aba, at nagmalaki pa. Sinong tinakot niya? Ginutom si Christine. Parang gusto niyang kumain. Palabas na si Christine ng pinto nang maulinagan ang usapan ng mag-asawang caretaker sa labas. Bagong kasal pa lang ay outside the Colombo na si Sir. Baka meron si Ma'am? Tugon ng matandang babae. Imposible, nakapagligo pa sa dagat eh. Oo nga, ano kayang problema ng dalawang ito? Love quarrel lang yan. May palab quarrel kapag nalalaman. Eh bakit? Tayo naman noon ay nag-aaway rin ah. Pero hindi noong unang gabi ng ating kasal. Hindi ba at sobrang sweet tayo noon? Oo nga ano, kakaiba talaga ang dalawang ito. Paano yan? Oras na ng kain, sabay kaya silang kumain? Malamang. Sige, katukin mo na si Ma'am at kakatukin ko naman si Sir. Matawa-tawa si Christine sa naririnig. Pati ang mga matatanda ay takang-taka kung nalalaman lang ng mga ito ang totoo. Noon si Christine nakarinig ng katok, dalawang klase. Marahil ang isa ay katabing kwarto. Pagbukas niya ng pinto, nakasungaw na rin ang ulo ni Darwin sa kabilang pinto. Alam ni Christine, aware si Darwin na bukas na rin ang pinto ng kwarto niya, pero dinedma siya ng lalaki. Lumabas ng pinto ito at dumiretso sa hapagkainan ng hindi man lang siya ni Yaya. Aba, yaya matin yata ako nito ah. Unang araw pa lang ay lumalabas ng masamang ugali. Naupo si Darwin sa kabilang dulo ng mesa. Siya naman ay naupo sa katapat ng dulo. Napakamot ng ulo ang mag-asawa. Mahihirapan kayong mag-abutan ng ulam niyan, Sir, Ma'am. Bigyan mo na lang ako ng bukod, Manong. Wika ni Christine. Hindi rin niya tinitingnan si Darwin. Nagsimula na itong kumain. At siya rin, walang alukan, walang tinginan. Pero gigil na gigil siya sa kinakain. Yung inihaw na baboy kung makakapagreklamo lang sa ginagawa niyang pagtusok ay baka umaray na sa sakit. Pati pagnguya ni Christine, bigay todo. Halos maglagatukan yung karne sa bibig niya. Habang galit na galit siya, relax namang kumakain si Darwin. Napusulyap siya rito at pumipito-pito pa ito. Ang sarap patayin nitong sa tingin. Ang yabang. Akala yata ay gwapo siya. Pero in fairness, gwapo namang talaga ang buwisit na lalaking ito. Walang kaduda-duda na kahanga-hanga na ang anyo nito kumpara noon. Hindi niya pwedeng basta na lang detmahin ito ngayon. Talagang gwapo na ang hitsura nito sa totoo lang. Nauna si Christina tapos na kumain. Gigil na siya. Pakiwari niya ay naiinsulto na siya sa ginagawa nito, lalo pa nga at may kaharap silang ibang tao. Baka isipin ng mga taong ito na siya ang patay na patay sa lalaking ito. Excuse me, baka sipain kita riyan. Inis na si Tanya kay Darwin sa isipan. Padabog na tumayo si Christine at nagtungo sa lababo para maghugas ng kamay. Hindi niya akalaing mauunahan siya ni Darwin. Hindi man lang nag-giveaway ito at ginit-git siya. Nauna na ako ah. Nauna na ako magbukas ng gripo. Sabi ni Christine. Ako sabi ang nauna. Itinapat niya ang kamay sa gripo kahit na naghuhugas na si Darwin ng kamay. Ang nangyari ay nagkagit-gitan sila at nagkakadikit rin ang mga kamay nila.
Gusto mo lang yatang madikit sa akin eh. Paduda ka pa. Hoy, malakas na react ni Christine. Binilisan niya ang paghuhugas at saka pinamawangan si Darwin. Ang lakas ng tama mo ha. Dinuro niya ang daliri ang noo ni Darwin. Baka nakakalimutan mo na kung bakit ako nagpakasal sa'yo. Sapilitan ito no, ginipit mo lang ako. Bigla si Christina patingin sa mag-asawang matingda na nakatunghay pa rin sa kanila. Nag-anasan ang mga ito. Nagsisi siya sa katabila ng kanyang dila. Lalo nang darami ang mga hinala sa isipan ng dalawang matandang ito kapag nagkataon. Ah basta, wala akong pakailam kahit na anong isipin nila. Binirahan uli niya nang pasok sa loob ng kanyang kwarto. Nahiga siya sa kama. Pabiling-biling siya at hindi mapakali. Nanatili si Christine gising kahit na malalim na ang gabi. Noon nagsimulang lumikot ang imahinasyon ni Christine. Ano nga kaya at natuloy ang balak ni Darwin kanina? Ano kaya ang gagawin niya? Nakipit ni Christine ang hita. Kung nagkataon, isa na siyang luray na bulaklak ngayon. Pero wala na siyang kalaban-laban kung ginusto ni Darwin iyon. Kahit na magsisigaw siya ay walang saklolo sa kanila. Sabi nga ni Manang, mag-asawa sila, natural lang na pag nasaan siya ni Darwin. Grabe, bakit ba ito ang naiisip niya? Pero kahit na ayaw niyang isipin iyon, iyon ang pumapasok sa isipan niya. Pero naku-curious rin siya kung ano kaya ang magiging feelings niya kung yakap-yakap siya ng lalaking iyon. Wala sa loob na napangiti si Christine habang iniisip ang kaanyuan ni Darwin. He is a big hunk of a man. Magustuhan kaya niya ang halik ni Darwin? Tututol kaya siya? Magagalit? Bakit ko ba iniisip ang abnormal na iyon? Pakakasalan ang isang babae pagkatapos ay dadadmahin lang? Ang sarap niyang kurutin. Napatawa si Christine sa sarili sa kapilyahang iniisip. Lord, erased po, bad yun. Bumangon siya. Hindi naman kasi siya makatulog. Nagpasya siyang lumabas para sumagap ng hangin na nanggagaling sa dagat. Naupo siya sa balkonahe. Maya-maya, nakaramdam ng pamimigat ng mga mata. Napayupyop sa pasimano. Ilang sandali pa at nawala na siya sa kamalayan. Nabigla si Darwin nang makita si Christine na nakayupyop sa pasimano. Dahan-dahan niyang nilapitan ito. Mukhang nahihimbang na ang dalaga at delikado pang dumausdos ang ulo. Nagpasya siyang pangkuhin ito at ipasok sa kwarto nito. Matagal ni Darwin pinagmasdan ang nahihimbing na si Christine sa kama. Sadyang maganda pa rin ito. Mas maganda kaysa unang makita niya ito. Nagpapasalamat si Darwin at muling nag-cross ang kanilang landas. Nagpapasalamat rin siya na nagamit niya ang pagkakataong makatulong kay Alfred at matrap sa isang kasal si Christine. Kung nalalaman lang ng babaeng ito na pagsasa hanggang ngayon ay hindi nagbabago ang pagtingin niya rito, na hanggang ngayon ay inaalagaan niya ang pagmamahal na nararamdaman niya rito 8 years ago, na hindi niya ito nakalimutan kahit na kailan. May pait sa puso na napangiti si Darwin. Naniniwala siya na darating ang panahon na matututunan rin siyang mahalin ni Christine. Naiibigin rin siya nito. Nakakalungkot isipin na sa lahat ng ikinasal, si Darwin ang hindi masaya sa unang gabi nito. How he wish magawa niya itong parasahin para gawin ang kanyang karapatan bilang asawa nito. Pero hindi ni Darwin gustong gawin iyon sa dahas. Hinaplos ni Darwin ang pisngi ni Christine. Hinawi ang ilang strands ng buhok na nakatabing sa mukha nito. Pagkatapos ay dumukwang si Darwin at marahang hinagkan ang babae sa noo. Tapos ay sa labi. I love you. Marahang sambit ni Darwin. Pagkatapos noon ay kinumutan ni Darwin ang babae at mabigat ang dibdib na lumabas ng kwartong iyon. Napadilat si Christine nang makaalis na si Darwin. Napalunok siya ng sunod-sunod. Nagiging palaisipan sa kanya ang lahat ng nararamdaman. Bakit parang natuwa yata siya sa mga ginawa ni Darwin habang tulog siya? Pati yung pabulong na pagsasabi nito ng I love you ay tila may kiliting hatid sa kanyang puso.
Pero saglit lang si Christine, inisip iyon. Pinairal na muli ang galit niya sa lalaki at ang pagmamatigas ng kanyang isip na hindi niya ito gusto, na kaya lang siya nagpakasal sa lalaking ito ay dahil sa kanyang ate at bayaw. Ipinikit niya ang mga mata. Ang daming gumugulo sa kanyang isipan, ang iba't ibang damdamin niya para kay Darwin. Nakatulugan ni Christine ang pagtatalo ng kanyang isip at puso. Mataas na ang araw nang magising siya. Mabangong amoy ng langgunisa ang naamoy niyang niluluto sa labas. Bumangon si Christine, dumiretso sa banyo para maghilamos at magtoothbrush. Ipinugong ang buhok at saka lumabas. Si Darwin ho? Otomatikong tanong ni Christine. Wari ay nakalimutan ang tunay nilang sitwasyon. Naliligo si Sir sa dagat, baka gusto mong sumunod. Umiling si Christine. Wala pa ako sumunod eh. Nagsosolo ang matindang babae sa kusina at naengganyo siyang tulungan ito sa paghahanda ng almusal. Naku, huwag na. Kaya ko na ito. Wala naman po akong ginagawa, manang. Siya, bahala ka. Ining, huwag kang magagalit. Bakit pa kayo magkahiwalay ng kwarto ni Sir Darwin? Takang-takang kami mag-asawa. Hindi ba dapat ay lagi kayo magkadikit lalo pa't bagong kasal kayo? Alanganing natawa si Christine o mapangiwi. May konting problema lang po, manang. Pero siguro po ay maayos rin. Dapat lang. Nako, huwag niyong palalakihin ang konting problema. Diyan kadalasan nagsisimula ang paghihiwalay ng isang mag-asawa. Napalinok si Christine. May katwiran ang matanda. Pero hindi ba iyon ang wish niya? Ang makakawala sa kasal na ito? Pero bakit parang nalulungkot siya sa isiping iyon? Nakaramdam sila ng kaluskos. Si Darwin, umakit na buhat sa panliligo. Gising ka na pala. Baka gusto mong maligo muna sa beach, sasamahan kita. Bungod ni Darwin sa kanya. Salamat, mamayang hapon na lang. Takot ako sa araw eh. Napangiti si Darwin, isang kaswal na sagot na walang galit ang namutawi sa kanyang mga labi. Hintayin mo ako ha, sabay na tayong kumain. Sabi ni Darwin sa kanya. Sige. Kinakapa niya ang dibdib. Ewan niya. Pero iba ang nararamdaman ni Christine ngayon. Parang magaan ang pakiramdam niya ngayon. Parang wala siyang galit na maramdaman. Nakahain na nang lumabas si Darwin. Makisig na makisig kahit nasa simpleng short at puting t-shirt. Naka-all smile ito sa kanya. Nalanghap niya ang gamit nitong aftershave lotion na lalong nagpatingkad sa kamatsuhan nito na namamalas niya. Kung kahapon ay dulo sa dulo ang pagitan nila sa pagkain sa hapag, ngayon ay sa tabi niya na upo si Darwin. Ipinaglagay siya ng kanin, dinulutan ng ulam, at wala si Christine na damang pagtutol. Lihim pa nga si Christine natutuwa sa ginagawa nitong pagsisilbi sa kanya. For the first time, nangiti si Christine habang kasalo ito sa pagkain. Kung ganyan ba naman kayo ng ganyan, ay di masaya kayong tingnan? Kinikilig na wika ni Manang. Nagkatinginan sila at nagngitian pagkatapos. Wala siyang masabi. Si Darwin man ay hindi makapagsimula ng usapan. Ilang araw gusto mo rito? Sa wakas ay may lumabas ring salita buhat sa bibig nito. Ikaw? Baka hanggang bukas na lang tayo. Tumawag si Joey. May biglaan kaming lakad sa Friday. Lilapad kami ni Rapel patungo sa Bacolod. May bagong client kaming kakausapin roon. Wala siyang naging reaksyon. Ano ba naman ang karapatan niya, bagamat nagkukwento lang sa kanya si Darwin? Okay lang sa'yo? Oo naman, walang problema. Di bale, kapag natapos na ang mga commitments ko, plano kong magtungo tayo kahit sa Parisana. Ngiti lang ang isinagot ni Christine. Sa buong maghapon ay naging easy na sila sa isa't isa kung saan mapunta ang kanilang usapan. Karaniwan sa trabaho. Pero hindi bumabanggit ng tungkol sa kanilang dalawa si Darwin. Gayon din siya. Gayon rin ang nangyari kinabukasan. Nagkaroon na sila ng pagkakataong maligo ng sabay sa beach. Pero para lang silang magkaibigan. Walang romance na nagaganap.
Ni nagtangka si Darwin na halikan siya o yakapin. Pakiramdam nga ni Christine kapag ginawa ni Darwin iyon, baka hindi na siya tumutol. Pero hanggang sa makauwi sila kinabukasan, he ay walang naging pagtatangka si Darwin sa kanya. Sa bahay ni Darwin, napilitan silang matulog sa iisang kwarto. Pero sa sahig natulog si Darwin at siya ay sa kama. Habang natutulog ang lalaki ay pinagmamasdan niya ito. Nahahabag siya rito. Parang gusto ni Christine maghambol na at sabihing tumabi na ito sa kanya. Kaya lang, ayaw niyang mauna. Pride pa rin ang umaatake sa kanya. What? Hanggang ngayon ay walang nangyayari sa inyo? Ano ginagawa niyo sa gabi-gabi? Nagtsatsakin poy? Wika ni Gina nang muli silang magkitang magkakaibigan. Nakaalis na si Darwin patungo sa Bacolod at hindi niya maintindihan kung bakit nilulungkot siya. Nagtitiga naman kami ng mata sa mata. Ano ba yan? Sinasayang mo ang pagkakataon para maging happy ka. What do you expect naman, Gina? Wala siyang gusto kay Darwin at labag sa kalooban niya ang pagpapakasal rito. Wika naman ni Marisa. Kung ako naman sa'yo, maluwag mo namang tanggapin ang katotohanan na asawa mo na si Darwin at ibigay mo na ang nararapat na damdamin para sa isang asawa. Anyway, hindi naman siya bad catch. Hindi naman si Darwin masamang tao. Actually, maswerte ka pa nga sa kanya. Payo naman ni Agnes. Napabuntong hininga si Christine. Tama, ang tatlong kaibigan. Maswerte pa rin siya. Ang tanging nakakabigat ng dibdib niya ay ang nakaraan. Gusto ni Christine paniwalaan na paghihiganti ang motibo ni Darwin kung bakit ito nagpilit na magpakasal sila. Pero narinig niya ang mga salitang I love you sa bibig nito noong inaakala nitong natutulog siya. Ano ang ibig sabihin noon? Subalit sa kabila noon ay ayaw pa rin ni Christine maniwala. Negatibo pa rin ang dating ng lahat sa kanya. Maraming magagandang sinabi ang tatlong kaibigan pero nanatiling sarado ang kanyang tenga. Dumating si Darwin makaraan ang apat na araw. Hindi si Christine nagpapahalata pero may tuwang humaplos sa kanyang puso nang makitang muli ang lalaki. Humalik naman ito sa pisngi niya at may ibinigay ng mga pasulubong galing Bacolod. Libre ka ba mamaya? Tanong ni Darwin. Oo, bakit? Gusto ko sanang mag-dinner tayo sa labas. Gusto kong pag-usapan natin ang paglipat mo sa kumpanya natin. Kailangan ka na roon. Sige, payag ako. Malungkot na wika ni Christine. Kumpanya ang nasa isip ni Darwin at hindi ang pagsasama nila. Dapat ba iyong isipin ang prioridad nito ang negosyo at hindi ang inaakala niyang paghihiganti? Naguguluhan ako. Hindi ko alam. At saka, bakit ba masyado yata akong apektado ngayon nang pangyayaring ito? Ang gulo ng isip ko, Lord. Help me, please. Give the right wisdom na magdesisyon ng tama. Darwin, lalaki ka ba o bakla? Yung ganda ng asawa mong yan, natitiis mo nalang titigan kapag natutulog? React ni Fidel habang nag-uusap silang magkakaibigan over a cup of coffee. Isang early meeting ang isinagawa nilang apat hingil sa bago nilang kliyente sa Bacolod at na-touch ang relasyon nila ni Christine. Hindi ko magawang angkinin si Christine nang labag sa kanyang kalooban. Paano mo malalamang labag kung hindi ka nag-attempt? Si B ni Ronel. Ayokong masaktan kapag harap-harapan niya akong tinanggihan. Alam mo, Darwin, matalino ka, pero bobo pagdating sa babae. Mag-isip-isip ka nga. Bakit naman magpapakasal sa'yo sa Christine kung hindi may pagtingin na rin sa'yo yan? Abangan! May feelings na ba si Christine para kay Darwin? Hanggang kailan ni Darwin itatago ang kanyang matagal na pag-ibig para kay Christine? Abangan po natin sa susunod pang kabanata ng aking kwento. Thank you for watching. Keep safe po and God bless.